Alright guys, ito yung mga basic na ginagawa ng driver o yung mga ginagalaw ng driver sa loob ng truck. So ito yung truck na forward ang sinasakyan natin ngayon. So ito yung handbrake. Ito yung handbrake ng truck. Ayan, nakaangat siya kasi naka-handbrake siya. At ito naman yung cambio. So forward truck tong sinasakyan natin na. Forward truck. Ayan. Ito yung cambio niya. Ayan, may kita nyo. Nasa right side ng driver. So ituturo ko ngayon yung mga basic na parts na kung paano paandarin at patakbuhin itong truck. So ito yung manibela niya. Ay yung steering wheel niya. Ayan. So medyo malaki ang manibela ng truck forward. Ito yung brake. Ayan, yung letter B na yan. Itong inapakan ko. Ito yung preno. Ayan. So may kita niyo yung preno sa bandang right side ng paa ng driver. Ayan, yung napakan ko. Letter B. So, yun yung brake pedal. So, ito yung cylinder naman. Ayan, yan. Yung bandang kanan. Dalawa kasi yan, magkatabi. So, ganito ang pag-apak ng pedal ng accelerator o cylinder. Ayan. Itukod mo lang yung bandang likod ng paa mo para ma, ayan, para makontrol mo yung pag-apak kung mahina o malakas ang pag-apak mo para patakbuhin ng mabilis o mabaga yung truck. Okay? So, dito naman sa left side ng paa mo, ito yung clutch pedal. So, ang clutch pedal, inapaka yan para yung cambio ma-release mo o pwede kang mag-shifting ng gear o mag-change gear sa cambio. Pwede kang mag-premera, segunda, ganyan, reverse, patras. Yan, apakan mo yan bago mo galawin tong cambio. Ayan. So, ang cambio natin, gear shift, may reverse, premera, segunda, tresera, kwarta, quinta, sexta hanggang seven. So ganito din naman sa mga ano, sa mga tinwheeler. Ito kasi forward truck, medyo malaki din tong truck na to. So wala naman pagkakaiba sa kahit sa mga bus, ganito rin ang makikita mo. Yan, preno, ganyan din ang preno, ang accelerator, at ganito rin ang manibela. Medyo malaki ang manibela niya. So yung susian niya para paandarin yung tracks, yung truck, dito lang sa bandang kanan. Ayan, nakasok-sok lang yan. So naka-off siya. Unang pihit mo, mag-una yan. Pangalawang pihit, yan, mag-start na yan. So siyempre, kailangan pag nag-start ka, naka-neutral ang cambio mo para hindi siya tumakbo o mamatay ang makina. Okay? So dito sa ano naman, dito sa, ayan, sa harap ng manibela, sa harap ng driver, sa dashboard, yan, dihangin kasi to eh, kumbaga air brake kasi to, karamihan sa mga ano, truck air brake. So ito yung gauge ng hangin niya. So kailangan umabot ng 8 or 9 muna ang hangin. Pag nag-start ka ng makina, hanginan mo muna siya, huwag ka muna umabanti agad o tumakbo agad. So ang hangin niya is kailangan nasa 8 or 9 para kargado na siya sa hangin. Okay? So ito naman yung ito yung gauge ng fuel niya sa krudo o sa gas. Ito yung, so makikita mo ito kung konti na lang yung laman ng gas mo ng krudo. Yan, ito yung gauge. At ito naman sa itaas, ito yung sa temperature niya. Yan, temperature, kung mainit yung makina, yung radiator. So ma-determine mo dito kung mainit na yung makina. So pag nasa taas na yan at pula, yan, mainit na yan, overheat. At dito naman yung, so ito yung ano, RPM niya. So kailangan pag nag-cylinder ka o nag-apa ka sa accelerator, yan, may makikita mo dyan. So ito naman yung speedometer. So makikita mo rito kung gaano ka na kabilis ang takbo mo, takbo ng truck. So ayan yung speedometer, kilometer per hour. Okay? So yan, makikita natin sa dashboard o sa harap ng driver, sa harap niyang manibela. Okay? So ganito lang nakikita natin kahit sa ibang mga, kahit sa mga truck, sa mga tin wheeler din. Okay? So yan yung cambio natin.
gear shift, shifting gear. So ayan, nakita natin yung ayan yung shade mirror. Siyempre bago ka mag paandar, tingin ka muna ng shade mirror ha. Baka mamaya may nakadikit pala o may sumasabit pala. Kabilaan yan, kaliwat kanan. Medyo luma na itong truck natin, pero condition pa naman ang makina nito at condition pa naman itong manakbo. Okay? So dito naman, ito naman sa bandang kanan ng manibela sa gilid, makikita din natin yung ayan, yung ilaw kasi yan, sa ilaw yan. So pipihitin mo lang yan para magka-ilaw. Okay? So ito, pinipihit lang yan dito, ang ilaw para umilaw. Ayan. So dito naman sa kaliwa, bandang kaliwa, ito yung sa wiper. So dito mo i-open yung wiper. Bubuksan ang pagganahin ng wiper. Pinipihit lang din yan. So pinipihit-pihit lang din yan para gumana yung wiper. At ito yung ito yung sa ilaw, itong tatlo na to. So dito sa baba yan, ito yung hazard, kung mga warning lights, emergency light. Yan, makita mo yung symbol na yan or sign na parang triangle na baliktad na kulay pula. So yan yung hazard. Yan, dalawang ilaw na nagbi-blink. Yan, pag nag-hazard ka yan, halimbawa emergency o warning lights, halimbawa. Okay. Yung ibang truck din, minsan dito sa gilid sa may wiper banda, inaangat lang yan para magkaroon ng hazard o warning lights. Okay? Okay, ngayon, pandarin natin to guys ha. Pandarin natin para makita nyo at malaman nyo kung paano pandarin ang mga truck, mga forward na truck, mga 10-wheeler, mga heavy cars, kumbaga, mga malaking sasakyan. Pwede rin sa mga bus, ganito din naman sa mga bus. Pag dihangin or air brake talaga ang preno niya. Ganito rin naman ang makikita nyo. Ganito rin sa mga bus. Ayan. Pag ayan, mga preno niya, ganito rin. Halos parehas lang din sa mga truck, sa mga 10-wheeler o di kaya sa mga forward. Ayan. Pag mga dihangin, mga air brake talaga. Okay? So, try natin, ano, pandarin to para makita nyo kung paano pandarin. Okay, so bago natin pandarin, naka-neutral, tapos nakaangat tong ano niya, handbrake. Ayan, iangat kasi to para kumapit ang handbrake at hindi siya tatakbo pag habang naka-parking ka o naka-parada yung truck. So pag ano, pag nirelease na to, pipunditin mo lang naman to, ito pindot, sabay angat konti. Pindutin ha ang ano nito, technique para bumaba. Pindot, sabay angat konti bago baba, tulak pababa. Okay? So pag naka-parking ka naman at iangat mo to para naka-unbrake, para hindi siya tumakbo, hindi gugulong yung gulong, hihilain mo lang kahit hindi mo napindutin to. Hilain mo lang siyang ganun. Ganun naman sa mga truck o sa mga sa bus kasi ano eh, nakamaksi kasi yan. Dipindot lang para nag-lock yung brake. So dito sa mga truck, sa mga 10-wheelers o sa mga forward, malaking truck, o din naman kaya sa mga elf, sa mga 6-wheelers, paras lang yung handbrake niya pag nakaparking ka para hindi tumakbo yung truck. Okay? Angat mo lang to. Hilain mo lang. O, di ba? So, ganun lang. So, ngayon, start na natin, ha? Start natin, papakita natin. Testing natin. So, ito yung susi. Ayan. Ito yung susi niya. Pihitin mo lang. Ayan. Pihit. Pagpihit mo, nakauna siya. Nakauna, ready to start. Pero dapat yung paa mo, yun yung paa ko, di ba? Nakaapak sa brake. Ayan. Doon sa brake. Yan yung brake, di ba? Yan yung B, letter B. Nakaapak ka,
to make sure lang na di siya basta-bastang gagalaw o tatakbo. Baka mamaya kasi ito nakaano plato. Nakapasok pala yung kambyo sa primera o segunda or kahit saang gear dyan. At least naka-preno ka, naka-apa ka sa preno. Para safe lang, di ba? So ayan, nakauna siya, di ba? Nakauna ang susi. May kita mo, umilaw na yung dashboard. Umilaw na yung harapan niya. So ayan, pag nakailaw na yan, ibig sabihin nakauna na yan. At nakakonekta na rin yan sa mga wirings, sa mga ilaw-ilaw dyan. So pwede mo siyang pailawin pag nakauna na yan. Ayan. Kahit hindi mo i-start yan, pag nakauna siya, konektado na yan sa mga lights, sa mga wiring. O pwede rin sa ano, wiper. Wiper ng windshield. Okay? So, naka-ono siya. I-start natin ha. Hitin mo lang para i-start na siya. 1, 2, 3. O, diba? Start na siya. Sa mga ano kasi, sa mga dihangin, sa mga air brake na mga truck, mga forward, o di kaya sa mga tin wheelers, dapat hindi ka muna, pag naka-start yan, hindi ka muna aabante agad o atras. Kasi yung hangin yan, ayan, yung hangin na pinapakita ko kanina, hindi pa yan umaangat, so wala pang hangin yan. Hindi pa papasok ang kambyo niyan. Hindi pa papasok ang kambyo niyan ito. Hindi pa papasok 'yan, mahirapan ko pa 'yan. Kasi wala pang hangin. So kailangan ito, ayan, unti-unti na siyang umangat. Mas mangat dito sa 8 or 9 para sakto na siya sa hangin. Para meron na siyang pang-preno, pang-brake 'yung hangin. Okay? So para mas mabilis siyang umangat ang hangin, revolution mo lang, ayan. Revolution mo lang, di ba? Ito yung brake. So ito yung cylinder o accelerator. Ayan, revolution mo lang. Pakapakan mo lang, ayan ha. Oh. Diba, umuugong yung makina. Ayan. So nagre-revolution ang makina. Ayan. So habang inaapakan ko yan, ayan, hindi naman yung tatakbo dahil naka neutral naman siya, okay? Tapos naka handbrake pa tayo. So ngayon, ayan, dandanin mo lang, pwedeng steady, kunting apak lang, para yung hangin niya, unti-unting umaangat. O, diba? O, yung hangin niya, o, nasa number 7 na halos. Ayan, hanggang 8 yan o 9. Pag nandyan na yan, pwede mo nang iabante o papasok na yung kambyo niyan. Papasok na yung kambyo niyan at meron na rin siyang preno. Malakas na ang preno niya. Kasi pag kulang sa hangin yan, mahina ang preno niyan. O di naman kaya walang preno. Okay? Sintayin mo siya ha. Kunting apak sa silinador. Apak-apakan mo lang. Para pumasok ang hangin. Ayan. Malapit na siya. Pag number 8, o yan, height number 8, pwede na yan. Pwede mo nang iabante yan. O meron na yung preno. Okay? So ayan, hintayin natin ha na mag 7. So ngayon, pag nasa 8 na yan o 9, nasa tamang hangin na yan, iabante natin. Ngayon, pag abante mo, siyempre, papasok mo to sa first gear o second, ito. Segunda, pwede kaya primera. O pwede kang matras, ito, letter R. Kabig mo dito sa left, kabig mo siya sa left, tapos angat. Pag permera, pag mabigat ang karga mo guys, sa mga gaitong truck, mga cargo, mabigat ang karga, kailangan ng pwersa. So, kailangan mo ipasok sa permera pag nakahinto ka. Okay? So, pag wala ka namang karga at magaan naman yung karga mo, pwede mong direkta naman yun sa segunda, ito. Diretso yan sa segunda, ganyan. Kasi, kaya naman ng makina eh. Kaya ng makina yan kahit segunda, okay? Okay, try na natin ha. Tingnan natin yung hangin kung kompleto na.
7, ah, malapit na to. Pagdating ng kahit ano lang, 7 na niya, pwede na yan. Kaya mo nang may hangin na yan. So ngayon, pag pinandar mo, siyempre ito yung clutch niya, clutch pedal. Okay? Clutch pedal, tatlo lang naman yan eh. Clutch, tapos dito, preno, brake, tapos silinador. Sa right. Right side na yung paa. Sa left side na yung paa, yung clutch. Okay? So, para pumasok ang kambyo, abante ka, hapakan mo muna tong left side, yung clutch. Ayan, hapakan mo, sagad mo. Ayan. Sagad. Tapos, ayan. Kambyo mo, ito. Ito. So, naka-neutral siya, di ba? So, naka-apak. Naka-apak tayo sa clutch. So, pwede ka nang mag-change gear. Ipasok mo na yung kambyo. So, dahil wala naman tayong karga, pwede kong segunda to, diretso, segunda. Pero pag mabigat na karga, primera ako. Okay? So, pasok natin ha sa segunda dahil wala naman tayong karga. Okay? Hapa-clutch. Then, pasok ang kambyo. Yan. Segunda, angat, pataas. Yan, angat, pataas. Segunda, oh. Yan, natulak mo na. Pasok na yun sa segunda. So, ngayon, i-release mo na itong handbrake. Ito. Dahil nga, abante ka na. Okay? Apak mo na yung preno. Para make sure na hindi pa siya tatakbo. Tapos, wag mo nang galawin yung left side na paa mo sa clutch. Kasi pag inangat mo yan, tatalon yan o tatakbo. Dahil nakapasok na nga siya sa kambyo. Steady mo lang yung left side mo, yung clutch. Yung paa, right side, preno. Bago mo i-release tong, itong handbrake. Okay? Pindot, sabay angat konti, sabay tulak o baba. O, diba? Ayan, nakababa na siya. Ibig sabihin, na-release mo na yung handbrake. So, hindi na kumakapit sa gulong yung handbrake. Pwede mo nang i-abante, okay? So, ngayon, abante na tayo ha. Dahil nakapasok na siya sa segunda. Ayan. Kunting apak sa... Ayan, silinador. Ayan. O, diba? Kunting apak. Hindi yan tatakbo hanggat hindi mo inaangat yung clutch. Ito sa left side yan. Apak konti, sabayan ng dahan-dahan na pag-angat dito sa left side, sa clutch, left side ng pato. Tapos, bago ka mabante, tingin ka side mirror ha. Ayan, side mirror. Baka maya may nakasabit sa gilid. Kabilaan yan. Oh, left side na yung side mirror. Tapos sa kanan, tingin ka muna bago ka mabante. Baka may sumabit. Siyempre sa harap, tingnan mo rin. Baka may nakaharang. So ngayon, wala na. Libre na. Abante na tayo. Okay? Ayan. Maramdaman mo naman na yung makina eh yan. Umuugong. Ayan. Nag-iingay. Ibig sabihin, naka-apak ka na sa silinador o accelerator. Ayan. Apak, silinador, accelerator. Dahan-dahan. Angat yung clutch. Sa left side yung paa. Ayan. Ayan. Dandahanin ko ha. Ayan. Dandahan ko ng angat. Tapos dandahan ko rin. Ayan, ayan, mabanti na tayo. Oh, di ba? Dandahan ko rin, oh. Dandahan ko rin silinador apak. Dandahan angat sa clutch, left side yung pako. Ayan. So ayan, oh, di ba? Mabanti na tayo. Oh, mabanti na tayo. Oh, mabanti na tayo. Ayan. Oops, hinto. Preno. Preno para minto. Tapos apa ka sa clutch para kasi hindi mo pa na nakapasok pa to sa kambyo eh. Pag huminto ka, apa ka muna sa clutch bago preno. Dahil kaya preno dandahan tapos clutch. Pag malapit na siyang minto, clutch para hindi mamatay ang makina. So dahil nakapa ka sa clutch, pwede mo tong galawin kasi nga nakapa ka sa clutch. O, balik mo sa neutral. Hilain mo. Pagitna na naman. O, yan. So, pwede mo nang bitawan yung clutch pedal.
Yan. So preno lang, apak lang sa preno para hindi gagalaw. Ayan, bibitawan ko na yung clutch pedal ko. Ayan. Dahil naka-neutral na siya. Tapos, atras ka naman, pag gusto mong atras, apak ulit sa clutch pedal para pumasok ang kambyo. Apak sa clutch pedal habang naka-apak yung right side sa preno para hindi gagalaw ang sasakyan. Okay, atras tayo. Apak sa pedal, sa clutch pedal. Tapos, pasok ang clutch sa reverse, atras. So, ito yung reverse. Ayan. Tulak sa left side, kaliwa, sabay, angat. Tulak, paangat. Diba? Left side, tulak, paangat. O, diba? Tumunog ang truck. Ayan, ibig sabihin, atras yan. Ayan, tututut. Ayan, nagtututut. So, atras ang truck. Ganun pa rin. Apak sa serenador. Ayan. Tapos, dahan-dahang angat yung clutch para patakbo ang sasakyan patras. Okay? Apak. Ayan. Dahan-dahang angat ang clutch. O, matras na tayo ha. O, matras na tayo. Tingin sa side mirror habang matras. O, tingin sa side mirror habang matras. O, wala namang sasabitin. Tuloy-tuloy ka na. Dahan-dahan lang sa atras. Ayan. Pero pag umatras ka, ayan ha, nakaapak ka muna sa clutch, tapos nakaapak sa preno. Nakahinto tayo, pero hindi ko pa ni-neutral yung cambio ha. Pag atras ka, mag-hazard ka, mag-ilaw ka. So, kadalasan kasi dito, ang hazard, iniangat lang itong ganun, no? Pag may makita kang sayo na ganito, ngayon, ayan, yan yung hazard o ilaw. O ilaw na atras ka o hazard, emergency light, kumbaga. Nag-iilaw yung sasakyan, apat na ilaw yan. So, iangat lang natin to para umilaw habang matras ka. Angat mo lang to. Ayan. Yan ang hazard. Hazard light o emergency light. Okay? O signal light. Yun. I-atras tayo ha. Ganun pa rin. Kunti-kunting dandang apak sa signator. Ayan. Tapos, dandahang angat yung clutch. Ayan. Clutch pedal. Oh. Sabay-sabay mo lang. Timpla-timplahin mo lang. Ayan. Ayan, habang naka-hazard ka. Pero tingin ka sa side mirror, ha? Ayan. Tingin ka sa side mirror habang matras ka. Kaliwa, kanan. Tingin ka sa side mirror. Okay? So, ganun lang. Tapos, apak sa clutch, para minto, tapos sabay, preno, dandahan. Okay? Tapos dahil nakaapak ka sa clutch, pwede mo nang galawin yung cambio para sa gitna. Lipat mo para mag-neutral na naman siya. Back to neutral. Pag neutral na, bitawan mo na itong clutch pedal para hindi na yan tatakbo, hindi na gagalaw. Basta nakaapak ka rin sa preno. Okay? Maintindihan nyo rin yan, guys, pagka actual nyo nang ginagawa to o magmaniho nyo. Kasi makikita nyo naman talaga dito pag kayo na mismo ang magmamaniho. Maramdaman nyo kung ano ang galaw ng sasakyan. Okay? So, ganun lang kadali ang mag-drive. Ang pinaka-basic lang to. Pinaka-basic lang to na mga ginagawa ng driver kung paano mag-drive ng mga truck. O sa mga bus, halos parasa na naman yan. Sa mga bus. Kasi air brake din, dihangin din ang preno. Dihangin yung clutch o cambio. So, ganun lang. Mga basic lang to na tinuturo ko sa inyo. Sinishare ko lang to sa inyo para may idea din kayo. Yung mga gustong mag-drive o gustong mag-experience na maging driver ng mga truck, mga 10-wheelers, mga forward, o kahit sa mga bus, okay? O kahit sa mga elf. Ang karamihan naman sa mga 6-wheelers na elf, hindi naman yan dihangin, kumbaga fluid lang yan. Hindi naman dihangin ang preno niya at saka clutch. Kahit hindi mo na kailangang maghangin ng ganito, kagaya nito na hinahangin lang talaga bago pumasok ang cambio at preno. Magkaroon ng preno. Okay? So, nakahinto tayo. Patayin na natin itong yung hazard niya.
Wala na. Okay? So ganoon lang, basic lang tong tinuturo ko. Okay guys, disclaimer lang ah. I'm not an expert in this kind of field or when it comes about how to drive and how to operate any kind of vehicle. Okay? And I'm not an endorser of any kind of brand of vehicles. Okay? I just want to share my own knowledge and my own experience. Okay? At pag may mga katanungan pa kayo, pwede nyong itanong sa comment section sa baba ng video na to at sasagutin ko yan isa-isa. Okay? At pwede rin kayo magpa-shoutout para sa next vlog ko. I-shoutout ko na lang kayo. Okay? Don't forget to like, comment, and subscribe. Check the mic and make sure it sounds right, boys. Once again, this is Tok Tok Rider Eye. See you in my next video. Thank you for watching.